So yan, live na tayo mga kamoto. Good afternoon yan. So 12:30 na. At live tayo kasi meron lang akong gustong pag-usapan dito na nakikita ko ngayon ni based dun sa post ko is napakaraming bad comments. Okay? So mamaya magbabasa tayo ng mga ilang mga comments dito ng mga empleyado at saka ng mga tao na naka-experience nga dito sa may Red Cross. Okay? So ngayon, viral na viral to ngayon sa social media that Gordon's appeal for blood donation as supply in danger of running out. Okay? So ibig sabihin ka mo to, meron na ngayon nagkakaroon na tayo ng shortage dito sa may Philippine Red Cross. So, way way back no, kamoto no. Noong mga time na panahon ni Rosa Rosal. Oh, so isa to nga batikang artista na ngayon as far as I know is congressman na rin yata siya or governor. And then pinalitan siya ni Senator Dick Gordon. Okay. So noong mga panahon na yon ni Rosa Rosal, walang nagiging problema sa Red Cross. Kabilaan yung mga promotion para iangat yung pangangailangan ng dugo at syempre maganda rin yung mga benefits ng mga member dito. And then nung umupo na si Senator Dick Gordon, kasi may nagtatanong dito sa bakit daw si Senator Dick Gordon, magkaiba naman daw yung sa doble plaka, kasi ganito yung kamoto. Kung mapapansin nyo, nagkaroon si Senator Dick Gordon, dapat nga hindi Senator Dick Gordon, negosyante Dick Gordon ang tawag natin sa kanya, kasi napaka business minded nitong mga tao na to, no? Sa halip na makaisip sana ng mga magagandang batas na makakatulong sa tao, but yet, based dun sa mga nagko-comments at sa nanonotice din natin, na nagiging anti-poor masyado. Alright? So, way back to dun sa Red Cross. Nung naupo si Senator Dick Gordon dito sa Red Cross, nagkaroon na ng maraming problema. Nagkaroon ng mga issue na kumalat sa social media, may mga nagpapatunay na tao, pero ang problema dito, kamoto, hindi nga lang lumalabas dun sa pinaka-news. Alright? Eh, ano ba meron kay Senator Dick Gordon? Dahil sa pag-iisang negosyante niya. So, yun lang naman, nung naging chairman siya, bumagsak na yung Red Cross. So, nagkaroon na ng shortage. Bakit nagkaroon ng shortage? Sa dugo. Simplihan natin, kung maganda ang serbisyo ng isang NGO o yung tinatawag natin ng mga... Hindi, alam ko hindi ito subsidized ng government natin, but nandyan sila for charity. Kung maganda ang services niyan, tao mismo ang lalapit para magbigay ng dugo o magbigay ng tulong. Kaya lang kasi kamoto, ang problema sa atin, hindi na nga maganda yung servisyo. Nag-donate ka ng dugo mo, tapos sisingiling ka pa ng doble o mahal. Which is hindi nga naman talaga tama. Okay? Kasi isipin mo, nag-donate ka na eh. From that word donation, nagbigay ka, tapos ibibenta sa'yo, nabuti sana kung makatarungan yung presyo, kaya lang doble. Kumbaga mamamatay na yung nangangailangan na tao ng dugo, pero kutakot-takot naman yung sisingilin sa'yo, at kutakot-takot din yung mga papeles. So, kahit meron kang ID, useless din daw yung ID mo dahil hindi naman daw ganun kadali. Simula nga nung uaputong si Senator Dick Gordon, o negosyanteng si Senator Dick Gordon. So, kahit naman ako kamoto, kung tatanungin nyo ako at tatanungin ko kayo, kanino nyo ba gusto mag-donate ng dugo? Dun sa maganda yung quality ng servisyo nila, pero mayroon kang babayaran, o dun sa pangit na nga yung quality ng service nila, pero sisingiling ka pa rin ng mahal. Diba? Kaya nagkaroon ng shortage kasi yung tao, hindi na sila pupunta doon, hindi na sila magdo-donate ng dugo doon kasi palpak yung sistema. Palpak yung mga empleyado doon. Palpak din yung namamahala. Diba? Kahit ako tanungin mo ako, doon ako sa magandang services na binabayaran ko ng mahal pero maganda yung servisyo nila. Diba? Tapos ngayon, meron dito nag-comment, grow up where to go. Triggered na triggered kayo dahil nga doon sa ginawa ni Senator Dick Gordon para doon sa doble plaka nyo. And yet, nandito naman kayo sa Red Cross. So it just only simplify na kapag si Senator Dick Gordon o si negosyanteng Dick Gordon ang umahawak ng isang NGO o naupo sa Senado, nagkakaroon ng palpak. Diba?
lahat ng mga imposible, ginagawa niyang posible. Lahat ng pwede pagkakitaan, ginagawang pagkakitaan. Katulad ng doble plaka, pero kung tutuusin, hindi naman talaga yung solusyon. Ano man yung maglagay tayo ng maraming CCTV camera na kahit natutulog yung police natin at kahit sa ibang araw na lang hulihin, as long as na matitrace yung criminal o yung may pagkakasala, ganun kasimple. But anyway, wala tayo sa doble plaka, pero yun yung isang kapalpakan na ginawa ni Senator Dick Gordon na hindi naman nakakatulong. Ngayon, siya ay nag-a-appeal, inanawagan siya sa mga tao na sana mag-donate ng dugo yung mga kababayan natin sa Red Cross. Eh, paano nga mag-donate? Palpak nga yung services nila. So, even me, kung mag-donate ako ng dugo, dun ako sa alam kong maganda yung quality ng services nila. At mabilis. Kahit magbayad ako ng mahal, kahit doble pa. Diba kaya nga hindi umuulad yung bansa natin? Kasi bakit? Kasi tayo kamoto, pag nakita natin na kahit palpak yung ginagawa nila, we always tolerate. So, malaking bagay din, nagkaroon na tayo ng vlogging. Kasi dati, what we do is, we just keep on watching TV, nakikinig lang tayo ng mga sentiments sa mga tao, pero kung tutuusin, pinipili lang yung mga tao na ipapalabas. Na unlike ngayon na, ito yung tinatawag natin na meron tayong freedom of expression na masasabi natin kung ano yung totoo nangyayari. And then, syempre, nandiyan yung mga tao na makaka-relate sa'yo. At kung talaga namang totoo, di ba? They are here to share your videos para makisipag siya sa'yo. Pero hindi lang naman ito sa pagiging pagkakaroon ng viewers, followers, o pagsisimpathy. Pero they can relate on what we talk about. Kasi yun naman yung totoo. Anong gagawin natin? Nga, ito ang problema natin ngayon. Di ba? Tapos meron pa nag-comment dito, eh bakit sir? Yung Red Cross naman, accredited naman siya ng DOH. Eh, ito nga ang sagot ko. Hindi naman problema eh kung accredited ka ng DOH o kung naniningil ka ng mahal eh. Ang problema yung services nyo. Isipin mo, palpak yung services nyo, pero paano nangyari na nagkaroon ng accreditation niya from Department of Health? Diba? Eh, though, alam naman natin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, na dito sa Pilipinas, kapag ka gobyerno, government agency, at totoong cancer ng lipunan, eh kahit napaltak yun, basta may pera o may maibibigay dun or mayroon tayo makukuha dun, ipapasa nila yun. Magkakaroon at magkakaroon ng accreditation yan. Hindi pa ba tayo kamoto na sanay? Diba? O halimbawa, sa LTO, halimbawa lang, pumunta ka dun. O, diba, meron silang mga emission testing. Sasabihin doon na accredited, pero kung tutuusin, meron pa rin mga tao na nagfi-fix or naglalagay ng pera para mas papabilis yung services, which is maling-mali, na dapat sana maningil ka o kailangan mo pang magbayad sa illegal na paraan para lang maging legal doon sa kanila. Diba? It's a scam. So yung mga charity ng Red Cross, to be honest kamoto, hindi na ako nagtitiwala dito. Para bang yung NGO na yan, diba? Kaya nga sila nandyan eh. They are not there to create a charity, but they are here to create a business. Kasi mayroong mga, di ba, hindi nga naman tatakbo ang isang charity or institution kung wala silang pinagkakakita ang pera. O kung wala naman syempre yung tumutulong sa kanila na kumpanya para magtuloy-tuloy yung mga tulong nila na binibigay doon sa tao. Kaya lang, it's not a help. Okay? Hindi to charity. Itong Red Cross na to, isang malaking kalokohan. It's a huge scam, okay? Sa panahon ngayon ni Senator Dick Gordon. Kasi kung panahon ni Rosa Rosal yan, eh, alam ko si Rosa Rosal, napaka, ano yung makatao yan eh. Pero ito si Senator Dick Gordon, makanegosyo to. Dapat siguro si Senator Dick Gordon nilagay dun sa mga pangnegosyo, no? Kasi katulad niya, sa transpo, eh, ginagawa niyang, yung transportation, ginawa niyang negosyo, which is dapat hindi. Kasi para sa mga tao yan eh, di ba? Pagkakakita mo pa, lalo na ngayon, panahon pa ng pandemic. At hanggat siyang nakaupo, tingin ko kamoto, magkakaroon ng problema. So basa tayo dito ng mga ilang comments based dun sa post ko tungkol nga dito sa shortage ng dugo at nanawagan si Senator Dick Gordon from the different perspective of these people na nandito sa comment. Sabi ni Red Wong, they encourage to donate blood, telling people donating blood has a good effect in our body, like a good fresh air purifies blood, but main purpose of this scam is big business. You can give what they need, but later when you need, and sometimes doubling the price when you need it most. So yun yung nagiging problema natin. Binigay mo na nga, na libre, ngayon,
bibigyan ka pa ng dobleng presyo. Pero given yon kamoto, meron talagang mga dapat binabayaran tayo dyan. Dahil kasi it's a blood bank. So, andyan yung ni-ref yung dugo mo, i-reserve yung dugo mo. Pero imagine, palpak yung services. So, paano ka mag-donate doon? Kaya nagkaroon ng shortage. And then, sabi naman dito ni VG Carvajal, okay? Tayo ng Red Cross na yan. Dati donor ako dyan, wala namang pakinabang yan. Donor ka pag ikaw ang nangangailangan. Pero kapag hindi, hindi mo mapapakinabangan ang pinaghirapan mo. So, Reality Bites. Ito, binabasa natin. Yan, sabi naman ni Jim Boy Santiago. Pag nag-donate, libre. Pag ikaw mismo nangangailangan, may bayad na. Kitang-kitang kabuhayan niyang si Dickhead. Sabi ni Jim Boy yan. At tama siguro Lodi, sabi ni Romeo, sayang AB plus pa naman ako. Kung yun niya, AB plus. Aba, tingin ko kamoto yun yung rare na dugo. Ito all caps talaga, matindi galit yata nito. April Fever Grease. Napakatarantado nitong gagong si Where to Go PH. So para sa akin to. Sira ulo, nakalimutan niyang yellow tarded na ito na noong 2012 pa. Sila naniningil ng more than 400 pesos para sa mga bagong plaka na mayroon naman dating plaka. Pinalitan lang. Hindi para sa akin to na mention lang. Tapos, walang naibigay si Kawatan Marrojas. Ngayon, nasa plate number na naman ito ng motor. Dadagdagan ng plate number. Ang gagawin to, aangal ng buwang. Totoo naman, wala kang plate number na makikita sa harapan. Napakabobo. Yan nga, sa plate number, maisingit ko lang. Sa kotse nga eh, di ba? Kapag masasagay sa akin, hindi mo naman mapapakakal, lalo na pagkagabi. Kasi nga, syempre, yung ilaw ng kotse, masisilaw ka dun. So, parang useless din sa motor kasi hindi consistent yung laki ng plate number from the back to front. So, parang useless din, di ba? So, it's another expense. Ganyan talaga siguro ang gobyerno natin. Hindi naman problema yung gobyerno. Ang problema, yung government agency. Yun yung mali sa Pilipinas. Kaya nga, I call Philippines is land of no hope. Kasi I'm at 28 years old. Nag-celebrate ako ng birthday nung nakaraan. Inabot ako sa LTO. But still, wala naman tayong improvement na nakikita. So, the real cancer here is the government agency. Kahit sinong maupo nga naman ng presidente sa Pilipinas, hindi laging galit ang tao kasi hindi nga nakukuha ng tao or hindi na papakinggan ang mga maliliit kapag ka nakaupo na sa pwesto yung mga malalaking tao. Alright? Ito, babasahin ko sa inyo. Ang sabi dito, ito yung sasagutin ko at sinagot ko na. Sabi ni Bib Santos. So I think he's from Philippine Red Cross, right? Where to go PH admin at iba pang triggered. Yung issue sa doble plaka, hiwalay yan sa issue sa kukulangan ng dugo. FYI, ang Red Cross noon ay non-government organization or NGO, meaning wala kaming budget from the government. So kung nag-donate ka ng dugo, hindi mo pwedeng i-dispense yung dugo nang hindi tinetest. Tama naman siya. Kung may HEPA, AIDS, syphilis, malaria, at kung ano pa. So, totoo yung kamoto. Kailangan may mga testing kits na gagamitin. At syempre, gumagastos din naman sila. Ayun yung kaninang sinasabi ko sa inyo. At hindi mo rin basta-basta pwedeng ipamigay sa mga nangangailangan. Bakit may bayad? Sabi ko nga, kami nasa NGO. So, bariyang hinulog mo. So, yun yung sabi niya. Bariyang hinulog mo. So, ikaw na nag-donate, bariyang na lang daw yung hinulog mo sa lata ng Red Cross kapag sumasakay ka sa MRT. Nagbayad ka sa cashier, sa grocery, at kung saan-saan man, yun ang pinapambili namin ng reagents para itest yung mga dugo. Anyway, alinawin ko sa iyo, Bib Santos, it's a donation. So, ibig sabihin, kawang gawa yun. So, huwag ka magreklamo kung mayroon kayong kakulangan. Kasi nga, katulad yan, paano nga maghuhulog yung tao? Paano magdo-donate kung palpak yung services? So, yun yung sinasabi natin dito. Kaya nga sabi ko, kung maganda naman ng services nyo, kahit doblin pa namin yung hulog, bakit hindi, di ba? Kung nakukuha naman namin yung mga services namin na we deserve talaga. So, medyo mahaba to. So, yun. Balik ulit tayo. Itas yung dugo. Para imbaka ng dugo. Pasahod sa medtech. Okay, so may mga medtech doon. May parang nurse sila na nag-aasikaso or nagtetest. Yun yung tawag doon, medtech. At ibayad sa kuryente para sa ibaka ng dugo. Diyan umiikot yung testing fee na binabayad mo. At
By the way, DOH accredited standard ng laboratorio. Hindi ko maniniwala. Accredited nga kayo ng DOH, palpak naman yung services nyo. So, ibig sabihin, palpak din si DOH, baka nalagyan. Kasi palpak na kayo, tapos na-accredited ba kayo? So, isang malaking kasi yung halingan to. So, kaya kami natatawa sa'yo, Mr. Bibs, okay? Ngayon, kung galit kayo sa kanya dahil sa doble plaka, at sasabihin nyo na wag mag-donate sa amin, aba, mag-isip kayo. Anyway, hindi kami galit sa kanya dahil lang sa doble plaka. Galit kami kasi yung Red Cross na dating maayos ay bumabagsak ngayon. Nagkakaroon ng shortage. So, ngayon, Mr. Bib Santos, how can you defend, diba, na yung chairman nyo ganyan ang ginagawa sa inyo? Oh, alam mo naman may palpak eh, ba't hindi nyo pa maamin? Umaamin naman yung mga kasamahan nyo. Yan ang mahirap sa atin eh. We cannot admit na meron tayong kakulangan or meron tayong pagkakamali. So, what do we expect? We cannot improve. Okay, Kamoto, hindi tayo mag-improve hanggang di natin alam o kayang tanggapin sa sarili natin na meron talaga tayong kakulangan o kamalian kasi mas ipagpipilitan natin. And yeah, I understand this Mr. Bib Santos kasi nga, syempre, nandun siya sa posisyon eh. Kumbaga, ako empleyado ko, ipagtatanggol ko, pero ito nga yung mahirap eh. Diba? Empleyado ka, pinagtatanggol mo yung kumpanya mo, pero tinatarantado ka nung pinagtatrabahuhan mo. Diba? Empleyado ka, pinagtatanggol mo, pero tinatarantado ka nung pinagtatrabahuhan mo. So, kaya, diba, sasabihin mo pa sa akin dito, come on, grow up. Grow up! You should grow up. Kasi bakit? Hindi mo kayang tumanggap ng mga opinion, komento ng mga tao, based sa mga experiences nyo. Ang dami dito from Red Cross na nung panahon ni Rosa Rosel, eh, sinusuportahan, and now, hindi na sila sumusuporta sa Red Cross kasi nga, palpak na nga. Palpak po ang Red Cross ngayon. Nagkakaroon na ng shortage. At hindi mo masisisi ang tao kung bakit hindi na sila nag-donate ng dugo. Kasi nga, palpak nga eh. Diba? So yun yung sinasabi ko. Kaya nagkakaroon ng shortage. Kahit na manawagan si Senator Dick Gordon, kung hindi niya maayos yung mga issues sa loob at hindi niya maibabalik yung dating sistema na katulad kay Rosa Rosal, wala. Baka yung sinasabi niyong NGO, hindi na nga kayo subsidize ng government, eh magsarado na kayo ng tulungan. And you have no choice. Kasi pag nawala ang suporta ng tao sa inyo, babagsak talaga kayo. Ngayon, kung gusto niyo suporta kayo ng tao, kayo yung mga nasa Red Cross dyan, ayusin niyo yung services niyo, diba? Ayusin niyo. O kaya palitan niyo si Senator Dick Gordon, baka sakali naman na maging maayos na. Okay? So, yung iba na i-relate sa doble plaka, kasi nga, palpak yung batas. Tapos ngayon, nanawagan pa si Senator Dick Gordon para sa Red Cross na pumalpak din. Oh, marirelate mo talaga yung kasi isang tao yung mahawak sa inyo. Isang tao yung nagbumuha ng batas na yun. Ay naku, Kamoto. At yun yung mga issues natin na dapat, ano, sana nilang maiayos. Okay, so sinagot naman natin dito na maayos. Eh, kay Mr. Bib Santos, kung ako sa'yo, kung ganyan din naman ng sistema nyo, lumipat ka na lang sa ibang kumpanya. Kahit mag-private ka na lang. Kasi, syempre, kung gano'ng kapangit ang kumpanya nyo, ganun na rin magiging kapangit yung tingin ng mga tao sa inyo. I mean, not all of you, kasi alam ko naman sa inyo, yung iba talagang dedicated dun sa trabaho nila. Pero ang nagiging problema nga lang natin dito, Kamoto, pangit yung services. Okay? So, sa Pilipinas, land of no hope, wala na tayo. Tayong kapag-apag-asa. Kasi kung ano-ano na yung pinapatupad na sa batas ngayon, dapat ngayon sa panahon ng COVID, tigil muna yung mga pagpapasa ng mga batas na yan, tigil muna yung mga kung ano-ano ng cheche-bureche, pagninegosyo sa mga mass testing kit, at kung ano-ano pa na hindi naman na nakakatulong sa tao, yung pag-increase ng tax natin, yeah, somehow, may punto din naman dahil nag-increase ng tax dahil baka nagkakalugihan na, pero dami-daming maraming mayamang politiko dyan, wala akong nakikitang politiko na naghihirap, mga opisyalis ng gobyerno na naghihirap, nakakabili pa rin, nakatira sa magandang bahay, nakakain ng hindi lang tatlong beses sa isang araw, but sobrang dami, but I'm calling the attention of the government na sana maintindihan nyo yung tao nyo. Why? Kasi pag yung tao nyo nawala ang suporta, that's the time na babagsak yung government. Kasi yung mga tao, they no longer trust the officials. So magkakaroon talaga ng kaguluhan dyan. Kaya nga maisingit ko na lang dito, Kamoto. Yung tungkol sa anti-terror bill natin, ito na. Nagkakaroon na anti-terror bill kasi
nakikita nila pandemic ngayon. So, yung mga tao, lumalabas na yung galit, gutom na. Ano ba nangyayari sa atin? Ba't ganito yung sistema natin? Ang gulo-gulo. Nagsasabi kayo ng mga bilyon-bilyon na inaalat nyo na sa tao pero hindi naman dumadating. Bakit ang bagal ng proseso? Baka nga mayroong hukus-fokus sa loob. And, hindi mo masisisi yung tao kasi pera nga naman natin lahat yan. Right? At saka yung Wuhan virus na yan, coronavirus na yan, isang napakalaking negosyo yan. Nauubos ng pera natin at dahil dyan babagsak ang ekonomiya natin. Dahil pag naubos ang pera, mukhang pwedeng maubos ang pera. Hindi naman siguro maubos ang pera, pero babagsak yung economy natin. Kamoto, what you see around now is yung mga business establishment na nagsasarado, nag-uumpisa pa lang yan. Wala pa tayo dun sa pinakagitna. Pag nasa kagitnaan na yan, at ayan na pumasa na yung anti-terror bill, hindi na. Magagalit na yung tao. Right? So, magkakaroon na ng purging. At alam nyo, hindi naman yung tao ang magpapatayan eh. Diba? Hindi yung tao ang magpapatayan. Ang papatayin ng mga tao nito, yung nakaupo mismo sa government. Kasi bakit? Sila kasi yung gumagawa ng paraan na imbis na makatulog, eh, pinapahirapan pa yung mga tao. Kaya mautak ang senador. Bakit? Gagawa sila ng batas na ganyan kasi alam nila dadating yung panahon na magkakagulo na. And we are in control of the government pag nagyari ang terror bill. So kahit na siguro yung mga vlog-vlog natin na ganito, magiging tingin nila terror. Okay, so iba yung mga terorista. Yung terorista po, mapatay talaga eh, diba? So yun na. Andito na tayo sa punto na magkakaroon na ng mga gera. Tayo-tayo na mismo yung magsasakitan para makakuha ng pagkain. It's a battle of survival. Ngayon, pag nagkaroon ng purging, sana lang magkaroon ng purging sa Pilipinas. Sigurado ako, pag nagkaroon ng purging sa Pilipinas, ubos lahat ng mga high-ranking government official. Kasi bakit? Galit yung mga Pilipino dun sa ginagawa ng mga nasa taas. Na sila exempted, pero itong mga tao na ito nakagawa ng konting pagkakamali, pagpapensahin, and yet yung mga high-ranking officials, okay lang yan. Kasi nasa gobyerno ko, batas ako. So, yun ang Pilipinas, kamoto. Anyway, sana na-enlight kayo, naka-relate kayo, share this video para mas marami pang tao yung makaalam sa kung ano talaga yung nangyayari sa atin. And besides, it's a opinionated vlog naman, so I do anything. Pero syempre, kung puro katatawanan lang yung i-upload ko, information na about sa mga products na nire-review ko, syempre nga naman hindi naman natin maalis sa pang-araw-araw na dumadaan tayo sa sobrang hirap na buhay. Ayan, katulad nga yan, sobrang hirap din sumakay, di ba kamoto, na hindi maintindihan ng government natin kasi nga, hindi nila tayo maintindihan kasi nandun sila sa posisyon na wala na silang problema. Okay, sa posisyon na hindi sila mamu-problema kung ano yung kakainin nila, sa posisyon na hindi sila mamu-problema na meron sa pwedeng manakit sa kanila kasi they are surrounded by their bodyguards, at sa posisyon na wala nang problema kasi nga, nasa kapangyarihan sila at hindi sila nang problema sa araw-araw nilang kakainin. Na unlike us na kailangan lumabas, battle of survival, makipagsingitan, kahit na may COVID, you have no choice kasi kailangan natin mabuhay. So yun lang mga kamoto, this is Jello for To Go PH at sana naliwanagan tayo at yung mga malino naman ang mata dyan na mas malabo pa nga mata ko sa inyo, pero hindi naman natin kailangan magbulag-bulagan kung ano yung mga nangyayari. Alright? So, Jello for To Go PH again mga kamoto. So, maraming salamat sa sumusuporta sa page natin. Kahit na meron lang tayo mga ilang-ilang viewers. At alam ko naman, sa ibang bagay, hindi man tayo magkasundo. Pero sa ibang bagay, magkakasundo tayo. Right? So, sa akin, open ako sa kahit ano. It's an opinion. I read comments of the these people. Ayan, maraming salamat. Ay, sorry, ito pala. In-slide ko lang eh. So, basahin ko muna before I close. Yan, pa-shoutout kay Aya C, Lodi ng NRC, yan, Nameless Riders Club, kay Jet Cindy. Buboy mo, Lodi, long hair ka na, ah. Oo nga eh. Hindi ako magpapagupit, dapat hindi nakamoto, dapat tawag sa inyo, kagubat na. Sabi niya, kabubuhayin niya mga batas ni Gordon, Anthony Reyes, batas ng mayayaman, ng mga ipinapatupad nila. Tama ka, kamoto. Ang batas sa Pilipinas ay hindi para sa atin. Ang batas ay para dun lang sa gumawa. Okay? So sana dumating yung time na merong galing sa baba, yan, katulad ni Senator Manny Pacquiao,
nang galing sa hirap. Tapos yun yung ilulukulok natin doon. Huwag na tayong bumoto ng mga arti-artista. Kasi siyempre maganda na yung buhay niya. Napanood natin, action star eh. O katulad si, mabanggit ko lang, si Senator Bong Revilla. O, di ba, action star, astig doon sa mga palabas niya. Pero nung naging senador, di ba, surrounded by bodyguards din. So hindi ganoon, hindi yun yung mga patriotic na ano, dahil ang patriotic nakikipagpatayan niya kahit wala yung bodyguard, pagkakampi niya tao, yun na yun. Yun ang suporta ng tao. Okay? So isipin niyo kamoto, nasa posisyon sila, nasa kapangyarihan, pinabayaran ng tax natin, surrounded by bodyguards. Imagine that. So paano pa tayo? Yung mga bodyguard nila pag nagkaroon ng purging, baka mamaya bumalikwas yun. Ano, bumalikwas. Baga, mag-back out yun. Teka, napasadyo lang naman kami, nang dahil lang naman sa malaking sweldo, kaya kami nandito. O, di pa rin ka na namin. Pak! Purge. So, baka sakali umulad na tayo. Alright, kamoto, maraming salamat. Jello for to go page again. So, magkita-kita tayo ulit sa susunod. Ayan. Upload ko na mamaya yung iba nating vlogs, yung mga Siargao retreat ko. Ayan, so abangin nyo lang yun. Matsala!